Welcome back, my fellow Ka-Shababs. Bali, ito po yung part po ng ating video na yung shifting po ng ating pagpapakain ng mga alagang ibon. Kararating ko lang po, mag-aalas 6 na po, 5:45. So yun, nagbigay po tayo ng ating mga patuka. Yung unang video ko po kasi mga Ka-Shababs, inabot po tayo ng gabi kasi nasa kabilang area ng ating mga alagang ibon. So ngayon, medyo maaga-aga pa po. Nais ko pong klaruhin na yung sa pagpapakain po ng ibon, kung tayo po ay mag-ship ng pagpapakain, imbis na sa umaga at gagawin po natin na gabi, mga 5:30 o kaya 6, mga ganun po, hanggang 7 lang. Kasi at least makikita pa po nila yung kanilang mga kinakain. Gaya po nung mga nandito mga Ka-Shababs, at wala pong mga daga or ano pong mga insekto na pwedeng maging sanhi para sila pong kumain ng kanilang mga kinakain. Ito po sila mga Ka-Shababs. Ito po yung sinasabi ko na pagkagaling natin ng work, saka po na tayo magbibigay ng pagkain ng mga alaga nating ibon. Hindi rin po pwedeng magbibigay tayo ng pagkain mga 8-9, lalo na kung wala pong ilaw. Baka hindi rin po nila makita. Kaya nga po, baka ipis, daga po ang mga pwedeng kumain. Pero sa location ko po mga Ka-Shababs, wala pong mga ipis po dito mga Ka-Shababs. Pati daga. Yun lang mga ibang insekto po. Ayan po sila. Ganun din po dito mga Ka-Shababs. Ayan po. Lipat po tayo sa kabila. Ayan po sila mga Ka-Shababs. Ayan po. So far, so good naman po dahil yun, nagbi-breed naman sila. Katibayan po, ipapakita ko po sa inyo yung bagong pisa po. Ayan po, mga Ka-Shababs. Bali, fill follow po yan. Sana po maging parblue opa, fill follow. Ayan po yung isang halimbawa ko, Ka-Shababs. Ayan po yung kanilang patuka. Gabi na po yan. Ayan po sila. Parehas po silang split pale follow. Yung blue po, split opa po yan. Split PF. At saka parblue split PF po. Sana maging parblue opaline pale follow po yung anak po nila. Saka dito rin po Ka-Shababs, meron din pong naglilimlim po dito kaso hindi po natin makikita dahil po punong-puno po ng nesting material. Alam po. Project Lutino opa naman po yung nandito, yung hen po nasa loob po. Ito po yung kwan, kak po na green split opa, split ino. So very effective po ito dahil para sa akin po, very effective po ito dahil continuous pa rin po yung kanilang mga pagbibreed. Sa ngayon, di pa po ako tapos sa pagpapakain sa kanila dahil medyo sa dami nga po. Dito naman mga Ka-Shababs, papakita ko po yung isang pares po natin na may mga inakay na rin po. Ayan po sila. Anim po. May pinapostor po tayo dyan mga Ka-Shababs, kaya ganyan po. Sobrang dami po nila. Ito po yung postor parents. Sa next na video ko po, bali i-vlog ko po kung paano ko po sila pinapostor. Ilalak po muna natin mga Ka-Shababs. Yun nga po Ka-Shababs. Yung sa pagpapakain ko nga po mga Ka-Shababs, abatakin, effective po sa akin yun. Hindi ko po kayo inuobliga na gayahin nyo po yung sistema ko, pero gusto ko lang pong i-share na kung madami na po ang inyong mga alagang ibon, isa po itong way para makasave po ng time. Pakainin po sila ng hapon, hindi po yung sobrang gabi na rin po. Yung hapon po na pwede po nilang makita yung kanilang patuka at pwede po nilang ubusin bago po mag 8 o'clock ng gabi. Ito po mga fail follow po to, mga split fail follow, itong tatlong to. Binukod ko lang po sila dahil wala na po akong paglagyan sa kanilang area po. Ayan po sila mga Ka-Shababs. So hanggang dito na lang mga Ka-Shababs. Sa next na video ko po, i-share ko po kung ano pa pong mga ibang pwedeng i-update sa pag-aalaga po ng mga ibon. Ano pong pwede ko pong ma-share at maitulong sa mga mag-ibon na kagaya ko po, na pwede ko pong i-share sa mga ibang mag-ibon. Maraming salamat mga Ka-Shababs.